If you recall, yesterday Linda said that these questions, specifically in regard the Ayala representative, had been asked already at day 10. I looked at my notes, and lo and behold, it was perfectly correct. The questions were exactly the same and asked by the same people. It was the same senator judges who asked the exact same questions. So, you know, it was part of me, as a lawyer, I'm wondering if it really did add anything anyway to the proceedings, because it's very clear that the legal positions taken by the senator judges on these issues seemed already pretty much clear-cut. Mm-mm. So well, maybe we can get some statements from the defense and the prosecution to see how they weighed or how they valued yesterday's proceedings. Mm-mm. And they are here with us from the defense, Attorney Tranquil Salvador III, and from the prosecution, Congressman Erin Tañada. Good afternoon, guys. Good afternoon. Oo. Tanungin na natin si Attorney Tranquil. Sabi nga namin kahapon, Attorney, medyo nade-deja vu kami kasi dalawa sa witnesses ninyo na present na ng prosecution in the early days of the trial. So may bago pa ba kayong nailabas o gustong ilabas at this point? Meron po, no? We were able to elicit new information. Ngayon, siguro some of our televiewers o yung ating mga kababayan nagtatanong, ba't kailangan ulitin? Kung sila na yung nagpresenta ang prosecution and then naman, kami naman ngayon ng depensa. If you would note, ang very simple po ang explanation niyan, there are certain documents na nakuha nila at namarkahan through those witnesses. Pero po mayroong mga parte ng mga dokumentong yon or portions thereof na hindi po nila pinamarkahan or at the same time, certain annotations which were not highlighted, which to us are material. Kasi that's the way they want to present their case. Kami naman ho, we felt na kailangan makita on the record, it should be marked and bracketed, yung mga kailangang makita ng senator judges. Like for example, yung isang property sa Quezon City na may utang na 12 million po. May utang na 12 million yon. Pinakita doon, nung sila nagpresenta, kanino nakapangalan ng titulo? Carla and Constantino III. Yeah. Okay ba yan? Nakarehistro, no? Okay, next document. Ayan. Hindi po nakita na may maliit na annotation sa liwat. Na ito po'y inutang. So sa mata ng nakikinig, o sa observation na isang nakikinig na, na narinig lang niya, no po, hindi niya man nakita yung dokumento, ay, ganun pala, no? Ano nga ba yon? Outright cash? Di ba outright? Magkano yan? 15. Outright? May pera. And then, ganun po yun, and then you will tie this to the other allegation that the children have no capacity. Yes. To buy certain Bama po. Properties. So, kung makikita mo, kasi kung di mo makikita, iba kasi pag inutang rin eh. Mm-hmm. Ibig sabihin, unti-unti mong babayaran base sa kakayanan mo sa mahabang panahon. Di po ba, kahit na mag-shoulder ka ng konti interest, basta mabayaran mong konti-konti. Yung po mga ganong klase, yung mga hindi po na hina-highlight namin. Another instance ho, yung attorney in fact naman, yung isang property na involving nakapangala kay Sharina. Di ba? Kay Sharina Corona. Na kung saan sinabi, oh, ito yung bayad. Oh. Bakit kita yung cheque, oh. Yun yung sa tingin po nila. Gaya nga sinasabi namin, it's portions, half their side, half our side. And after presenting ang side, yung mga senator judges po magdidesisyon. Pero attorney, of course, yesterday medyo may nasisense kami na impatience ano, on the part of the senator judges, especially Senator Enrile. Parang hindi niya makita yung daan na tinutumbok ng depensa in asking the witnesses. Well, I think you that particular question was on the latter part na, no? Yung sa latter. Sa taga Columns condominium property manager. Kasi ayokong sabihin ko anong gustong patunayan doon. Kaya lang makita nyo nagsimula was on questions of assessments, on questions on delivery. Kaya nga tumayo na ibang senator judges. Kailan ba talaga na-deliver ito? Kailan ba ito natapos? So, yun po yung direction na pinupuntahan doon. Although nagpaliwanag na rin naman sila doon sa aspect ng Columns before. Can I ask Congressman Tañada, because they brought out yun as the example, yes. Given by Attorney Tranquil, no? Bakit hindi prinisinta ng prosecution, hindi binanggit na inutang pala, may utang pala, naka-mortgage yung property? I think this was the Kalayaan property in Quezon City. I think it will be very obvious also to the senator judges when they review the document itself, because the whole document was marked as evidence. So I think every judge would read each document carefully and we'll see that things there. So I don't see any problem with it. So is it just strategy for it us non-lawyers? It may also be strategy for us. But I wanted to jump on that point, Attorney Salvador.
talking to lawyers after yesterday's proceedings, no, fellow lawyers, some of them raised the point, well, why didn't you bring that out, those annotations, those points during cross-examination? Because the general rule, as I'm sure you know very well, is that you don't recall witnesses. So was it because you didn't have those documents at that time, or there's another reason why you didn't do it at that time? Ako personal observation ko, kasi hindi naman ako yung naka-assign doon. Eh, no? Mm-hmm. Ang tingin ko kasi dyan, let us try to understand first recall. Ang recall ho kasi ibig sabihin na ipresenta na namin, tinatawag pa namin ulit. Mm-hmm. These witnesses were never presented by us. Okay. It was presented by them. Mm-hmm. We have all the right po to present these witnesses as we feel they should be testifying in our favor. So, yun naman hong sa matter na subject ng cross-examination. Ang pinag-iingatan ho namin doon, dahil early on, lalo na po early on ito pinipresenta, every time at that point that we open our mouth, we file something, mm-hmm. it was, oh, you're delaying it, you have your cross-examination, you have your time to present your evidence, mm-hmm. in time, you will do that. You'll be given all the time. Ganun, no? Mm-hmm. Kasi pag yung binusisi namin na masyado at that point, at the same time, we don't want to alert them also. Ganun mm-hmm. yun eh. Kasi pag in-alert mo yan, eh, baka may ibang parang gaya nga sinabi na maaring strategy yon na paraan na presentahin nila. Di ba bayang may presenta nila? Ngayon presenta na. Ngayon naman, titignan natin mga portions po nyan for better understanding. Okay. Just one question kay Congressman Arian. Yes. I was surprised yesterday, I think LJ was also surprised, that when one of the senators asked for a continuance, Congressman Tupas actually objected. So I was surprised on one level, because as far as I know, you cannot object to like a motion from a senator, but also that you didn't allow the continuance. Is that also strategy that the congressmen now are going to really push the proceedings, that we have to end at a bit of a later date para matapos na lahat ng witnesses for the defense? Well, I heard both of you were surprised when you were talking to Karen and Tony yesterday. First of all, I think the senator judges made it part of the rule, well, not part of the rules, made part of their decision to extend hearings all the way up to 7 o'clock. Mm-hmm. And we felt that ending at 5 o'clock would be short. Mm-hmm. Yeah, it's too early. And since there was one more witness on deck, or well, they had two, you know, available, we felt that we could at least have one more witness on deck. Mm-hmm. Let's just go to the briefly to the Pulse Asia survey. Attorney Trankil, 47% think the Chief Justice is guilty, but 43% is undecided. So this is the time when you're supposed to lay down your evidence and your counter allegations. Paano nyo kukumbinsihin yung 43% na yon? Okay. Hindi ko po alam kung ilan ng respondents na pinag-uusapan po dito. At kung ano yung ibig sabihin nung ano yung sino yung mga involved, meaning anong level sa ating society it, po yung it cuts involved. Across all classes. Oh, yes. I think this is a little over 1,000, no? 1,500. Okay. Una, not that I do not agree with the survey, ano po. Syempre naman, we're talking of a very small group of individuals. Ngayon, hindi ko rin alam kung yung sources nito ay kung saan kinuha at paano. Of course, mayroong scientific way of doing it, and that's credible, yung paraan po. Kaya lang, tingnan na natin, let's assume na lahat naman ho in order, no? Sinabi niya 47 would find him guilty already, and 43 bukas pa. Ano, ako po ay una, hindi ako po nagtataka dun sa mga may, again with all due respect, yung may mindset na. Mm-hmm. Kasi po may bago pa lang ho magsimula to, meron naman isang talagang fraction ng ng ating community o ng ating society na hindi pa man magsimula, wala na yan, tapos na yan eh. Mm-hmm. It, we cannot change our mind. Mm-hmm. Even if you present all of this, you're up against a very strong very popular position. So it's the end. May ganon. Mm-hmm. Ako lang natutuwa, yung narinig ko yun. Ngayon ko lang kasi yung narinig yan eh. Mm-hmm. Although may nagsabi sa akin. Mm-hmm. Pero 43%, to that extent, siguro masaya ako. Mm-hmm. Kasi yung hindi ho yan ang pakiramdam ko noong nagsimula kami. Mm-hmm. Noong nagsimula, totoo yun. Ang pakiramdam ko is, tama yun na mayroong iba. Talagang tapos na kayo. Mm-hmm. Ang iba rin, ang pakiramdam, bakit mo pinasok yan? Mm-hmm. Mm-hmm. Ba't mo pinasok yan? Di ba delikado? Pati ikaw, delikado dyan. Okay. Yun pong 43% na yan, ibig sabihin may nakahikayat na they opened up. Mm-hmm. Kung paano ho namin makukumbinsi, yun nga yung trabaho namin. Mm-hmm. Hindi namin masasabi. Siguro because that will be a product of days of presentation. Eh. Mm-hmm. And but what's one good thing is,
bukas po sila. Yun ang tingin ko. Congressman Erin, yung 43%, I don't know if you have any internal surveys of your own, but do you have any indication na mas dumami yung sa palagay nila guilty si Chief Justice o mas kumonte? Well, wala kaming internal surveys, but the way I would look at 43% is that they want to still give the opportunity to the defense to present their side. Mm-hmm. And after that, they'd make the decision. Mm-hmm. So yun ang pagtingin po ng inyong lingkod, yun nga, 47, tapos 5% yung not guilty, ganun rin yung kwan. So, mm-hmm. To win the hearts and minds of the 43% is what we're going to battle. It's a pretty even ball game when you think that kalahati is think guilty, kalahati undecided, and that the survey was conducted before the defense started presenting its case. And if I may, no, pati ho pa dyan na kailangan natin tingnan, yung phraseology. Mm-hmm. How was the question phrased? Mm-hmm. Kasi po it matters a lot in the way they responded. Mm-hmm. Kung tanong sa tingin mo, guilty ba siya? Mm-hmm. Okay, guilty, ito, not guilty, itong chechikan mo. Pag tinanong mo naman na, have you decided, depende kung paano yung tanong eh. Decided ba on his guilt? Decided ba na makinig? Mm-mm. Decided ba na may ebidensya? Yun po hindi natin alam. Okay, let me turn you over to the studio to Karen and Tony. Guys? Actually, an interesting point din dito, Adele and LJ and Karen, and good afternoon, of course, to our guest, Attorney Tranquil Salvador and Congressman Erin. Yung sinasabi ng mga tao na habang nanonood sila, sa telebisyon, karamihan nanonood sa telebisyon para subaybayan itong impeachment trial, karamihan pa rin sa kanila nagsasabi na hindi nila gaano nauunawaan yung nangyayari dun sa proseso. Siguro para kay Congressman Erin, tanungin ko yung muna sa inyo. No? Mahirap kaya talaga na ipaunawa sa tao, lalo na para sa prosecution, kung ano yung importansya nung mga sumbong o yung mga paratang against Chief Justice Corona at kung ano dapat yung makikita nilang ebidensya laban sa kanya. Well, Tony, pwede rin tingnan na since this is the first time that we're going through with this process outside of the ERAP hearings, iba yung usapin tungkol kay dating Pangulong ERAP dahil ang pinag-uusapan po doon graft and corruption and others. No? Ngayon, pinag-uusapan po natin bribery at betrayal of public trust and statements of assets and liabilities and net worth. Ngayon, hindi talaga maliwanag sa ating mamamayan ngayon, ano yung importansya po ng statements of assets and liabilities and net worth? Bakit ito kailangan para masabi po natin isang kasangkapan para managot ang isang public official sa ating mga mamamayan? Yun ang kailangan may paliwanag dahil usapin nga ito ng accountability at yung kahalagahan na itong SALN para natin mahuli kung ang ating mga opisyal sa ating gobyerno, maliit man o malaki, ay nagpapayaman sa kanyang pwesto. Para naman kay Attorney Tranquil, dahil kayo po ngayon ang may pagkakataon na magbigay na ng ebidensya, magbigay na ng panig ni Chief Justice, sa palagay niyo ba ay mababago pa no, yung pag-unawa ng taong bayan dito at nga mas makukuha nyo yung pag-unawa ng mga, ilan yun? 43% na tila hindi pa sila kumbinsido either way kung guilty o innocent si Chief Justice. Sa tingin ko po, no, personal, kakayanin pa po. At ang maganda lang ho sa buong prosesong ito, na medyo bukas na ho yung iba nating mga kababayan na makinig, tingnan ko anong dapat namin ipresenta, and then holding on to their decision bago silang magkaroon po ng konklusyon o judgment sa mga nangyayari pong ito. Kung nasabi ko nga kanina, kung uulitin ko, when it started, ang pakiramdam po ho talaga is even those who were open had this decision. Ito ho ang statement nila. Kahit yung bukas noon, sabi na, kahit naman maging maganda yung kaso ninyo o mahina kaso nila, di naman kayo mananalo eh. Totoo po yun, ha? And these are from mga may alam sa batas, ibang marunong ho. Pero ngayon, na nakikita ko, unti-unti ang mga tao na, sige, pakinggan namin kayo. Even a school teacher, sige, pakinggan namin kayo. Kasi po nararamdaman ko, dahil minsan, naglalakad ako sa labas, bigil may lalapit. Sige ho, tingnan namin presentasyon ninyo. Sana ma-presentan nyo ng tama. Ganun ho yung nakikita ko. So, unlike before, na I have this general feeling na parang,
ostracized na kami, hindi pa kami nagsisimula eh. Mm-hmm. Pero ngayon, parang tao, sige nga, tingnan natin. Total, may side naman kayo eh. Paliwanag nyo nga. Ganun ho yung nakikiraramdaman ko ngayon. Okay. Attorney Trankil, a few questions, sir. When it comes to the La Vista property, that's 1,200 square meters. It was sold to one of, I think to his daughter in October 2010, if I remember my notes correctly, for 18 million. Kailan po binili ng mag-asawang Corona ang La Vista property na yon? At diniklare ba nila yun, sir, sa SALN? Ang alam ko, no, kung accurate ako, ayoko naman kasi baka magkamali ako, alam ko na diniklara yon. At nabili po yan. Kaya nga po nila binili. Eh, kung maalala ko ng tama, nakita nyo, meron naman na kayo mga kopya ng SALN, di po ba? May mga advances po sila noon eh, sa Basa Gidote. At bumili po yan, ang alam ko ay nakadeklara po yan hanggat parang mga 2009 eh, opo, na SALN. At kung kailan po binenta na sa susunod na taon, eh wala na po yon. So talaga pong, ano yan, nakadeklara po. Iyang La Vista pong yan. Because many, a few people were surprised yesterday that the La Vista property was sold at only 18 million pesos to his daughter, considering La Vista is prime property in Quezon City. Do you remember, Attorney Trankil, how much they purchased the 1,200 square meter property? Hindi ko ho maalala, no? But definitely, hindi ko maalala eksakto kasi baka magkamali po ako, makot ako eh. Pero definitely, mas mababa po riyan. Kasi naalala ko nung pinaliwanag yan sa amin, kaya nga sila nag-advance o gumawa ng paraan kasi alam nila maganda yung presyo, nakuha nila na mababa. Nakuha nila na mababa, so gusto nga nilang makuha. Tapos matapos siguro ng ilang taon na hindi naman nila pagagawa ng bahay, nakita naman nila na tumatanda na rin lamang sila. Sa tingin ko lang po, they felt na siguro mabuti na ibenta na lang po ito sa anak niya. At kung nagtataka po kayo na bakit medyo mababa, sa tingin po ninyo, no? Tingnan rin po ninyo yung kung ito ba ay binili ng cash or inutang. Okay. Kasi naman hindi ko sinasabi, hindi ako nagpapaliwanag na hindi kasi anak yan. Pero alam niyo naman ang ugali natin mga Pilipino eh. Sa anak eh, kung ang magulang, kung pa pwede na nga lang ibigay yan, ibibigay yan eh. Kung pwede na, hindi po ba, pag yung may pagkakataon na, gusto mo yan, kung kaya lang na magulang. Kahit nga tapos na eh, yan nga yung kakaiba sa ating kultura eh. Okay. Minsan nga tapos na yung mga anak, may mga sarilang business, pamilya, eh, gusto pa rin tulungan ng magulang, ganun po. All right. Attorney, last question. Was the defense able to convince former Manila Mayor Lito Atienza to testify for Chief Justice Corona, given that he was the one who had, he was the sitting mayor when the expropriation of the land was bought, I think, for 34 or sold for 34.7 million? The BGEI property? Yes. 34. Well, ang nangyari, ang alam ko po, no, there is